Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang send-off para sa mga atletang Pinoy na lalahok sa Southeast Asian Games sa Cambodia sa susunod na linggo. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang send-off party para sa higit 800 delegado ng bansa para sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia. Ginanap ito sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City. Higit 600 events sa halos 40 sports ang sasalihan ng Team Pilipinas. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang mga atletang Pinoy. Nagdadala kayo ng dangal sa Pilipinas. Tignan na lang ninyo, lahat ng mga champion natin that have gone out onto the international stage, that have made a name for themselves, and all they have done is bring glory to the Philippines. Papasok ang bansa sa biennial meet na may planong pataasin pa ang bilang ng medalyang may uuwi. Noong nakaraang SEA Games sa Vietnam, higit 200 medalya ang nasungkit ng Team Pilipinas, kabilang ang higit 50 ginto. Ika-4 ang Pilipinas sa may pinakamaraming napanalong ginto sa lahat ng kasaling bansa. Sa ilalim ng RA 10699 o National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act, aabot sa 300,000 piso ang mauuwing insentibo ng mga atletang mananalo ng ginto, 150,000 pesos naman sa silver medalists at 60,000 pesos sa bronze medalists. During the budget deliberation, yung budget po ng PSC, more than 200 million, ako po yung nag-defend at nag-suggest at nagdagdag po ng pondo nila. Nagdagdag po tayo ng 1 billion pesos po sa budget ng PSC. Including budget na po para sa Southeast Asian Games, sa iba pang mga grassroots program. Pangungunahan ni na 2020 Tokyo Olympic silver medalist Nesty Petesio at Carlo Paalam ang national boxing team. Pambato rin ng bansa ang perennial gold medalist na sina Carlos Yulo para sa gymnastics at world number 3 EJ Obiena sa pole vault. Samantala, hindi na muna sasali sa SEA Games ang kauna-unahang gold medalist ng bansa sa Olympics na si Heidilyn Diaz. Patuloy ang paghahanda ni Heidilyn para sa qualifying matches sa 2024 Paris Olympics. Wala rin ng bronze medalist sa boxing noong Olympics na si Yumir Marshall dahil sa injury sa kamay. Gaganapin ang SEA Games sa Phnom Penh mula May 5 hanggang 17. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5.